Pag merong price increase, huwag kayong mag-alala. Bakit? Tataas po yung bonus natin. Ano itong sales value? Itong sales value or SV, Sierra Victory, ito naman yung ginagamit natin to compute your rebates, your bonuses, and incentives. Yan po yung ginagamit. Bakit hindi pareho yung point value at saka sales value? Alam nyo, lamang nga tayo eh. Bakit yung sales value is mas malaki? Almost twice the amount of the point value. So almost 50% siya. Now, bakit ko pinapoint out yan? Ito kasi yan, ano? Kung ang sales value ang basihan ng ating kita, mas lamang tayo kasi mas malaki yung pag-compute ng bonus pag dito tayo sa sales value, nag-base dyan sa sales value. Now, another reason is to protect us. Bakit? Tingnan nyo, ha? Araw-araw po, nagfa-fluctuate yung US dollar versus the peso. Or the ringgit, kasi sa Malaysia yung main office natin. Now, tingnan nyo, ha? Kunyari, ito table, ano? Table, itong arms ko. Ito, yung exchange rate. Peso over the dollar. Tapos, ito yung daily. Daily change, no? So, ngayon, kunyari, mataas, bababa yan. Tataas, bababa. Depende po sa presyo ng langis, no? So, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas. So, highly erratic yan. Depende po sa presyo ng langis. Now, ang ginawa ng DXN, naglagay siya ng parang safety line doon. Na pag ang fluctuation is within that safety net, doon lang, ano, nagbumaba yung dollar, tumaas yung dollar, bumaba ang dollar, tumaas ang dollar, hindi magpa-price increase yung DXN. So hindi magiging highly erratic yung ating bonus, ano? So hanggat kayang tiisin, no, ni Dr. Lim yung pagtaas at pagbaba, pagtaas ng dollar, hindi niya itataas yung presyo. At meron po tayong lamang, tayo po ang tatanim ng raw materials, tayo po ang nagma-manufacture ng products at tayo po nagdi-distribute. That is why we can control the price. Yun po yung isang advantage natin. Now, supposing hindi na talaga kayang tiisin ni Dr. Lim, talagang ang taas na ng cost nung oil, ano, so pag ship out niya hindi na kaya, no. Tama, maganda ganito. Kung hindi na talaga kaya ni Dr. Lim na hindi itaas yung presyo ng produkto natin, ang ginagawa niya, itataas niya yung presyo ng produkto natin, tapos at the same time i-increase po niya yung sales value. Anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon, mga kapatid, pag merong price increase, huwag kayong mag-alala. Bakit? Tataas po yung bonus natin. Kung ang price increase natin is 10%, yung sales value will also increase almost the same. So ibig sabihin, pag may increase tayong 10%, most likely yung bonus natin aakyat rin po ng 10%. Kaya nga sa DXN, pag merong price increase, yung talagang nakakaintindi sa ating marketing plan, hindi nagre-reklamo. Bakit? Bakit ka magre-reklamo lahat tataas yung kita mo? Diba that makes sense? Kaya nga ako, pag may price increase, masaya ako eh. Bakit? Pag merong price increase, tataas yung bonus ko. Because we are protected. Hindi ni Dr. Lim pinakikialaman yung point value. Pag ang point value ang tumaas, pag dinivide mo yan dun sa 1,000 points value na minimum requirement natin, bababa yung number of bags. Bababa yung number of bags. So instead of 9 bags, magiging 7 bags yan or 6 bags. Depende sa increase. So mga kapatid, pag ganun ang nangyari, bumaba yung production mo, bababa yung iyong kita. Bababa yung kita mo kasi bumaba yung production mo, yung number of units, bumaba eh. So instead na baguhin ni Dr. Lim yung point value, ang binabago ni Dr. Lim every time merong price increase is the sales value.